Sir, good morning, bayan. At nandito nga kami ngayon sa Calatagan, Batangas. At pupuntahan natin yung bahay ni Ate Evelyn. Napakalakas po ng hangin. Para akong si Dora, may dala akong bag. So maglalakad ako ngayon papunta dito sa kanilang lugar. At mayroon na silang kuryente, mga kababayan. Last time, nung pinagawa namin itong bahay nila, wala pang kuryente dito. At nagkabit lang kami ng solar dito. So tara, punta na tayo. Almost 1 year din bago ako nakabalik dito. Ayan. Ang presidente mismo ang dumalaw sa bahay at syempre ang ikalawang pangulo ang cameraman. Ayo. Napabisaya abilin na sa tabo. Ayo. Huwag niyo akong kapagatin. Good morning. Merry Christmas. Okay, o bakit po may ganyan? Pahingahan po. Ah, pahingahan. May tao ba dito? Mayroon po. Okay. Ito po ang... Ay, grabe. Look at the surroundings, mga kababayan. Diba? Tingnan nyo ang paligid. Ito yung bubungad sa inyo pagpasok, ko. Oh. Napakalinis ng kanang paligid. Wala akong makitang kahit isang dahon ay lalakas ng hangin. Surprise visit po ito, walang nag-inform na kami ay darating. Pero tingnan nyo ang bahay. Ang pintura, akala mo, ilang months na itong napinturahan na. Hello? Ang bagong-bago pa rin, oh. Yun naman po yung bahay nila. Alin? Mamaya pupunta din kami dyan. Grabe! Niwala po. Niwalang tuwis. Ayaw! Ay. Bisaya! Bisaya man to! Ayaw! Hi! Hi, Ate Evelyn! Good morning! Good morning po, sir. Dala naman na, sir. Lagyan naman natin. Oh, ito. May pabasahan pa. Hindi, okay lang yan. Kulay pink. Pwede ba akong pumasok dyan? Hindi, sir. Huwag ka nang maglinis. Hindi, pumasok kasi alikabok. Oh, maalikabok. Hindi, ano lang. Sarado lahat, sir. Kasi oh, ang alikabok. Ayaw ko lang kasi ano. Ah, okay. Ah, sir, pasok, sir. First time ko na makikita ang iyong bahay. Mula nung aming maipagawa ito. Halika muna. Kakabit ko lang itong mic. Ayan. So yun na nga, mga kababayan. First time ko na makikita ang kanyang bahay. Makalipas ang alos ilang taon, ay ilang buwan, siguro almost 9 months. Oo. Na hindi ako nakapunta dito. Ito po yung pabahay namin, pang number 18. Ito, oh. Pang 18 yun. Pang number 18 siya. Ang nag-ribbon cutting kasi nito, ang representative natin, ang PB team natin, si Naren, si Master Ringring, at saka si Madam Yola. Nakakatuwa. Pwede ba akong maupo dito? Sige, sir. Umupo ka, sir. Oo, at umupo ka din dyan. Bibigyan kita ng sarili mong upuan. May upuan ka na dyan? Ito, meron dito, sir. Okay. Oh, sabi nung kapatid ko, sabi ng ikalawang pangulo, ang pati daw ang kwarto binubulong na sa akin. So, Merry Christmas! Merry Christmas sa inyong lahat, by the way. Sino yun? Saan? Ah, si Boninay. Okay. Bago ang lahat, kamusta ang baby? Malaking pinagbago, sir. Malaki ang pinagbago mo? In terms of what na malaki ang iyong pinagbago? Sa anong, ano, sa anong bagay? So, anong, siyempre, nagkaroon ako ng bahay tsaka lupa dahil sa inyo. Mm-hmm. Eh, pati sa buhay ko rin na mayroong tuloy-tuloy yung paghahayop ko. Oh, baka maano. Tuloy-tuloy ang paghahayop ni Ate Evelyn. Paghahayop, pag-aalaga ng hayop. Ah, pag-aalaga ng hayop. O, kasi sabi niya, tuloy-tuloy ang paghahayop. Baka masabi ng ibang hayop pa natin sa Ate Evelyn. Okay, so meron kang kabuhayan. Okay, so in terms of kabuhayan, meron ka na. Okay, in terms of pabahay, meron ka na din.
Okay, paano na bago yung buhay ni Ate Evelyn mula nung nakilala ka namin? Malaki talaga, sir, na pinagbago talaga. Kung ano man akong ilang nakilala, ganun pa rin po ako. Pag dala sa mga, umiiyak. Bakit ka umiiyak? Hindi. Nalalungkot na pa, sir. Bakit ka nalalungkot? Dapat masaya lang. Hindi, nalalungkot ko, sir. Hindi ko ikalain na darating kayo ngayon talaga, diba? Sir. Hindi mo akalain ako'y darating. So, para kasi nga, sabi ko nga. Surprise nyo ako, sir. Oo, surprise ka. Tatapos ng Pasko, 26 ngayon, dumalo kami. Sabi ko nga, para ako magnanakaw na darating sa bahay, na magbigla na lang dumarating. Diba, alam nyo yan. Eh, natutuwa ako kasi, ang linis ng bahay mo. Congratulations, napakalinis ng bahay. Kahit yung pinagawa kong bahay sa kanya ay napakasimple lang. At maraming salamat sa nag-ambag-ambag din, mga sponsor, nagpa-tiles ng lahat at kung ano pa yung pinagawa, nagpa-kuryente. Maraming pong salamat sa inyo. At syempre maraming salamat sa mga PB team na dumadalaw po dito at nakikita personal yung bahay na every time na dadalaw sila, malinis yung bahay. Okay, ang kulang na lang dito kay Ate Evelyn is yung ibang gamit. No? Kamusta ang mga bata? Ito, nag-aaral naman sila, sir. Okay. Yung ibang anak mo nandito na ba? Wala pa, sir. Kasi walang... Nasa Iloilo? Nasa Leyte pa po. Ah, Leyte. Oo. Okay. So, ang anak mo lang dito, yung dating napuntahan namin, yung nakita ko nung una. Hindi ko yan yung sariling anak, sir. Ha? Hindi ko yung sariling anak. Ito sila ni Silo. Hindi ko yung sariling anak. Wala akong anak dito. Ah, sino sila? Anak ng tatay nila. So, ibig sabihin, hindi mo mga anak yan? Hindi. Hindi ko yan. Mga ano ko lang yan. Mga ano sa papa nila. Okay. Hindi mo ito na nakwento nung una sa amin. So, ibig sabihin mo, may asawa ka sa una? Oo. May mga lima akong anak doon. May lima. Nasaan yung una mong asawa? Nandun rin sa kanila. Ba't kayo naghiwalay? Eh, dahil sa mga ugali nga, hindi nga, ano, simulan pagkaba, maliliit pang mga bata, babarkada, lasinggero, okay. Nalalakit. As in, hindi kami nagkakaintindihan hanggat masakit, sir, kapag maalala ko ang nakaraan ko, sir. Kasi, ano eh, ako nagtaguyod sa mga anak ko, sir, kasi wala nang baan, maliit pa. Kasi, mabarkada siya eh. Subalit, kung maisabi ko lang, may kwento ko lang lahat ang buong buhay ko, nangyayari sa buhay ko, ba? Hindi ko lang maintindihan. Pero mga anak ko, may connection ako sa mga anak ko. Pag mayroon sa kung kunting kita sa hanap buhay ko, na ano, binibigyan ko sila. Pero gustong-gusto nila pumunta dito, sir, wala ko lang talaga ng pampinansyal. Okay, so may asawa na ba siya doon? Wala naman, pero... Nag-uusap kayo? Oo, nag-uusap man rin kami. At saka, nagsisi na daw siya, malaki na daw ang pinagsisihan niya nga. Nagawa niya yan, simula ng maliit pang panganay ko hanggat may nagkaroon ng asawa ng panganay ko. Sa mga hindi kasi namin magkaintindihan kasi iba kami, iba pananaw ko, ibang pananaw niya eh. Wala siyang pangarap sa buhay. Ako may pangarap ko sa buhay, sir. Gusto ko pumango sa kahirapan dahil simula ng kamusmusan ko, hirap na kami sa buhay. Walang magulang na nag-aikindi sa amin, lalo na sa akin, lalo na kamatay ng ang nanay ko. Solo pa ako, tinuwid ko yung sarili kong buhay, nga para mabuhay lamang pag-aral yung sarili ko. Hindi ko gusto may rana sa mga anak ko. Subalit, nagawa ko yun dahil lumayo lang muna ako. Lumayo ka, nagtrabaho ka dito? Nagtrabaho ko dito ilang years muna hanggat nagtaguyod ko. At isa mo nakilala si Kuya dito na? Doon po sa Manila. Kaso ano naman kasi sa po, sir, kasi... Lahat ng ano, parehas kami pananaw, ang dalawa ang pangarap namin, gusto namin magdadami yung mga alagang hayop namin. Bawat ano ko, nasunod naman siya, yan ang gusto ko sa isang tao na may paninindigan sa ano, sa pero, buhay. Pero si Kuya ba ay hiwalay na rin sa asawa niya talaga? Patay na, sir, yung asawa okay. So, niya. Maliit okay pa yan si Siloy. Okay, so itong mga bata pala na to, halinga kayo. Di ba may isa pang malaki? Wala dito. Nasaan? Dito. Nandun sa papan. Kasi ito pang dalawang to? Isa, hindi. Si ano? Ayan, sir. Apo, ito. Ito? Ito ba? Yan ang ano, may sponsor na yan si Sir. Okay. Ano, si Ma'am Malo ang nag-sponsor okay, yan so, dahil kay Ma'am Madam Yola. Okay. So, ibig sabihin, itong mga bata na ito na nakita namin ay mga stepson mo na lang. Mm-hmm.
Pero paano mo sila itinuring? Anak mo din. Tinuring ko rin silang anak. Sabalit, ano, sa totoo lang, sir, hindi ako talaga nagkulang sa kanila sa pagturo yan, sa pangaral, lahat. Pero matitigas pa rin talaga yung ulo nilang hindi sila natututo. Pero ngayon, kamusta sila ngayon? May kahit papano naman, mayroon naman silang naalala, lalo na ito, na kapag wala ako dito, siya ang naglilinis dito ng bahay. Ito talagang naasahan ko kaysa sa kuya niya. Kuya niya walang pakialam yung ano yun. Pero siya ang inaasahan ko dito kapag okay. wala ako. So, ibig sabihin, may sponsor na itong bata. Mayroon na siya. Okay, kasi hindi na, akala namin anak mo yan. Ngayon lang mo ba sinabi sa amin yan? Din, alam na yun nila. Alam na nila. Alam na yun nila nga ano nga may pamilya talaga ako ng sarili. Oh, alam ko yung may pamilya kang sarili, pero no, that time hindi mo sinabi sa amin na hindi mo ito mga anak talaga. Hindi ko pa sinabi, pero alam na rin nila ni si Master Ring niya okay. ano nga. Anyway, talaga sila. Wala namang problema kung ganun, pero at least nandito sila at maayos yung pakikitungo mo sa kanila. So, yun na nga, pwede ko bang, hindi pa tayo tapos mag-check sa bahay mo, pwede ko bang makita yung kwarto mo? Eh, sige, sir. Welcome ho sa kwarto ko. Tingnan natin ang kwarto mo. Talagang may pakortina ka pa. Ito, sir. Oh, wow, pink. Bakit naman pink? Oh, wow. Hindi, ano lang, sir. Binigay kasi ito, sir, sa akin ng sponsor na nilagay ko lang. Tapos, talaga naman, pink na pink. Oo. Isang una kasi dinala namin una. Okay lang. Wow. Oh. Sino nahihiga dito? Kami po. Kayo? Kami nga. Ang lamig kasi ngayon. Ang linis talaga. Grabe, oh. Kami. Simpleng bahay lang itong bahay ni Ate Evelyn, pero ang linis ng kwarto po, para kang naka-hotel. Nagdrama na nga dyan si Madam Yula nung una eh. Ah, nagdrama na? Okay. Halika naman dito. Pwede kong makita yung din eh. Ang lababo nila simple lang, maliit. May tubig na ba kayo? May tubig, sir. Na. May tubig yan ang ano okay. namin. Eh, yan, sir. Ito yung luma. Oh, ito yung luma nilang bahay. Sino nakatira ngayon dito? Sila ate, oh. Sila ate yung okay, ano ko yung... Oh, dyan ano kayo po. Nakatira. Okay. Doon nagluluto. Ito pa din siya. Oo, ganun ito yung pa rin. CR mo. Ito po, sir, ang CR ko, sir. Ay, wow. Grabe naman sa linis talaga ni Ate Evelyn. Oh, pakita mo nga. Oh, di ba? Kahit simple yung bahay lang yun sa kanya, napakalinis at may pahalaman pa, tinama naman. May pahalaman kasi. Pampatanggal ng amoy ng ano, pero wala naman amoy. Okay. So, nakakatuwa dahil napakalinis po ng bahay ni Ate Evelyn. So, sa lahat ng mga pabahay natin na nabisita ng Pugong Biyahero, masaya ako dahil nababalikan na natin sila. And yung kay Tatay Carlito, napuntahan naman ng PBT. So, dahil ito yung big event na inaantay ng lahat. Kung sino ba talaga ang mananalo ng ating mga pinakamalinis na bahay. So, pwede na nating announce kung sino talaga ang nanalo ng malinis na bahay. O yung may pinakamalinis na bahay. Kahit ito, ilang buwan na rin itong naipatayo. Pinatayo po ito noong June. Ay, natapos ito noong June 9, 2022. So, ilang months na rin? June, July, August, September, October, November. Almost 5 months ang nakalipas, pero mukhang fresh pa rin yung bahay nila na naipagawa natin. Tayo ka, Ate Evelyn. So, dahil dyan, congratulations! Nanalo sa pinakamalinis nating pabaye. Maraming salamat po, sir, kasi akala ko dito lang ako makilala sa ganitong kalinisan. Akala ko po nasa barangay lang namin kilala, nakilala ko sa napakamalinis din na pamamahay sa kapaligiran. Dito din pala. Oh, kasi alam niyo kung bakit? Mula pagpasok niyo na lang ng bahay nila, napakasimple bukid na to, pero ang paligid, ang lahat malinis. Okay, paano ba namin siya pinili na talaga siya yung pinakamalinis? Kasi mayroon talaga na akong tinitingnan kapag pumapasok ako ng bahay. And meron tayo mga pinabahayan na sinasabihan namin na dadalaw kami. Yung nandun na kami, maglinis kayo ng bahay kasi pupunta kami dyan. One time, pumupunta kami doon na may nakikita rin talaga kami na hindi naman ganun. Na, yun nga, sabi ko, hindi nyo na kailangan sabihan para kayo maglinis ng bahay. Hindi kailangan na pupunta kami ngayon, sasabihin namin kayo maglinis kayo. No! Ito, tingnan nyo. Bumisita kami dito.
nang walang alinlangan, walang ano-ano, dumating kami. Malinis ang bahay. Dahil dyan, ibibigay ko na yung award. Okay, yung 10,000 pieces. So, ito na yon ang iyong 10,000. Bibilangin ko po sa hawakan mo. Aha, ibibilangin natin sa harapan ng mga madlang people. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Yehey! Maraming salamat po, sir. Makakabili na ko, sir, ng baboy. I-partner ko doon sa baboy ko na isa. Ah, bibili ka ng baboy? Oo, sir. At saka, idagdag ko sa ano, sa ano, dagdagan ko pa yung manok ko. Ah, dagdagan mo pa yung manok mo. O, sige. Huwag kang mga hampas, parang hampasin mo ako. Na-experience na ako sa ganyan. Yung kausap namin, bigla nila ko na, alam mo yung sakit ko, kung nanonood ka man, yung mga kaya yung braso ko sa'yo. Tapos yung cellphone ko, hinampas na gano'n, oh. Gusto mo bang pangalanan ko yun? Awag ba? Okay. Hindi, friendship natin yan. Okay. So, congratulations again. At yung tropeyo nyo, pinapagawa pa namin. So, ito ay isang, ano lang, para yung mga pabahay natin na nabigyan natin. Pero yung ang dami na nila, nasa 28 na sila. So, para maging ano kayo, na hindi kami nagbibiro sa pagbibigay ng paalala sa inyo na napakahalaga ng malinis ang bahay. Tanungin ko si Ate Evelyn, gaano ka-importante sa'yo na napapanatiling malinis ang bahay? Masarap sa pakiramdam, sir. Saka hindi masakit sa mata talaga kapag malinis ang bahay. Ayun, hindi masakit sa mata. So ngayon na nakikita mo kami na marami kami dito ngayon, masakit ba kami sa mata mo? Hindi, sir. Special kayo sa ngayon sa akin, special? Okay. Dahil napakaganda ng pagpasok ng bagong taon sa'yo, so hiling ko lang na sana ay mapanatili mong malinis na malinis yung bahay mo kahit di kami dumadalaw, at mapalago ang iyong kabuhayan para sa pamilya, para magtuloy-tuloy ang pagbabago ng iyong buhay. At higit sa lahat, huwag kakalimutan ng Panginoon. Ano? Bago na yon, unang-una natin, huwag kakalimutan ng Panginoon. So again, congratulations. Mamaya tingnan natin ang iyong mga kahayupan, no, ang yung mga babuyan dyan, para makita po natin. At na-dispatch ako na, sir. Na-dispatch ako na yung malalaki ko. O, yung mga term talaga ni ate, no? Yung mga na-dispatch eh, no? Na ano, naibenta ko na yung malalaki. Ayun, ko na naibenta. Ayusin mo kasi na, yung mga ano, term. Na-deliver ko na. Na-deliver na, okay. Na-deliver na daw niya yung kanyang mga... Yung maliliit na lang yan, yung mag-isang kilo na lang. Ayun, natin tira. Thank you. Okay, at meron bang mga bata dyan? Ha? Mayroon. Sino yon? Kapatid mo? Hindi. Mama ni Buninay. Ba't kamukha mo? Ganda okay. Ng mga ano eh. Sige. Pamangkin eh. Pamangkin. Okay. Lumapit sa akin ang mga bata. Nasaan ang mga bata dyan? Dali, papapaskuhin ko. Oh my God. Oh, dali. Asa? Nalika. Ah, sige na. Oy, pasalamat ka mo. Oh, dali. Oh, ikaw. Oh. Oh, ikaw na. Ah, si Buninay. Oh, Buninay. Oh, ikaw. Oh. Oh, ikaw ate, malaki ka na. Oh. Oh, malaki ka na eh. Nasaan si ate? Halika. Teka, halika. Nasaan si ate eh? Oh, sali ka na. Halika, may bibigay ako sa'yo. Bibigyan kita ng pansit. May pansit dito eh. Pansit talaga. Oo. Pansit. Merry Christmas. Thank you, sir. Thank you. At pagpalain kayo ng Panginoon at huwag kakalimutan. Maglinis palagi ng inyong bahay. Nakakatuwa. Sige. Marami pong salamat mga kababayan. At bago kami umalis, tingnan ko muna yung mga kahayupan mo doon. Sige, sir. Halika. Itago mo muna yung iyong napanalunan. Awit lang. Kahalero. Ito ko na nilagay. Ayan, sige. Okay. Halika. Ikot na lang kayo, sir, sa kabila. Hindi ako dadaan kasi si Dora ako eh. Ah, ayan. Wala ganito si Mike. Ayan. Lamig. Ang linis talaga ng paligid. Saka, alam mo to, parang grabe, ang tagal na nito. Almost 5 months na, pero ang pintura, kala mo, kakapintura pa lang eh. Aray. Sabi ko pang halintik ini ng hugasan. Nasaan ang inyong mga baboy? Malakas. Baboy. Dali lang, sir.
isa lang ba? Ito lang, sir. Hindi pa namin nagawa. Tumakbo. Gigigil ako sa Hindi ko pa nagawa ng ano. Hindi ko pa nagawa ng tang ano na. Sige ko lang din kasi mahangin. Ah, saan? Ito sir, oh. Baboy ko. Baboy ba yan? Baboy ko. Bakit kulay itim? Hindi, Tagalog lang yun. Kasi wala tayo pang bilhin. Ah, Tagalog. So marunong mag-Tagalog yan? Oo, marunong. Bibi! Anong pangalan yan? Yung-yong. Yung-yong. Bibili ka pa na isang baboy. Oo, ipapak na ko sana para gawin. Sana walang sakit dito ang mga baboy, ano? Gawin kong ano, gawin kong inahin. Kay lalaki kasi to, sir, eh. Gusto ko lang ibigyan ng paresa ng babae. Ah, parang baboy damo, no? O, nasa namang manok mo? Yung lumalaki din yan, sir. Hanggang natakbo din yan ng 80 kilos kapag lumaki na. Ah, natakbo yan? Pag 80 kilos, natakbo? Hindi. Na ano din yan, napatak din yan sa, sa 80 kilos kapag lumaki na. Okay. Nasaan yung mga manok mo na ibenta mo? Sir, ang manok ko, sir. Sa kulungan. Ah, okay. Ito lang muna kasi ibinta ko na ng 24 yung ano yung mga malalaki. Ah. Ano, oh. Oh. Ito, sir. Oo nga. Malamig, kinukumutan. Ah, kasi kailangan niya na iinitan sila. Ayan, ang galing naman. Oh, wag mo nang ano, baka makawala ate, ginawin. Oh. Okay, oh, halika na. Halika din sa harapan ng bahay mo. Ang lamig. Ang lamig. Grabe! Pati yung puno ng saging eh. Grabe ka. Grabe yung maglinis eh. Parang pwede ka na mag-pool dancing dito eh. Grabe naman ate Evelyn. Wala talaga akong may nakikita ka bang dahon? Meron. Nasaan? Meron. Hindi, dito sa lupa. Wala. Di ba grabe? Hindi, namimintin ko talaga yan, sir. Ganon din yan ang ginagawa ko. Oo, kasi galing mo. Once it, taong sanay talaga sa kalinisan, simula pagkabata pa, nadadala na yun sa tatanda natin. Ayun, o yun. Simula pagkabata hanggang sa ano, yun. Okay? Na ano na talaga ako sa parte sa bahay. Okay. Na, ano na talaga ako. Ayokong ano talaga. Kahit sa amin barangay, kilala ako sir sa kalinisan, sir. Okay. Meron ka ng award. No? Mr. Clean. Mrs. Clean. Okay? So, yun, maraming salamat po ulit sa inyo lahat mga kababayan. Thank you for watching itong ating vlog. Don't forget to like and share and subscribe na aking YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan na kalimbangin yung bell dyan. Okay? Sige. Maraming pong salamat. God bless everyone. Bye! 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 Happy New Year! Happy New Year!